Do. Gandang tanghali po. Alright, tayo po ay tumayong lahat. Patawarin niyo po ako, baka po tayo magpas ng oras. Tawa lang din po, sumusobra na tayo. Masamarap natin mga Bible in 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. Babasahin lang po natin ang verse number 13. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 13. Diyan na po kayo? Amen. I hope tayo po ay ready to receive truths from the Word of God this morning. I hope na kung gaano yung desire natin kuminsan to be fed with the physical food na pinapartake natin, I hope that will be the same or much more than our necessary food is the spiritual food that we receive from the Word of God. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 13. Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. For this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. The word of God effectually worketh also in you that believe. Tayo po muna ay manalangin. Lord, thank you so much for this morning. Thank you, Lord, sa church po na ito, for a people for his name, Baptist Church, for providing a place, a venue, a time, in order for Christians all around the country, those that are washed and those that are saved and part of the body of Christ, to be here and to fellowship one with another. Thank you, Lord, for this opportunity as well. Give me utterance, you know, how unworthy I am to preach your word, but I am here to be your servant, to be sensitive to your bidding. Help me, Lord, to be sensitive to time as well. Help us, Lord, to receive things from your word. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-lead ng flow ng gawain po na ito. We know na lahat ito in vain kung sa flesh na. Help us, Lord, na itong mga bagay namin gagawin should be in this truth, should be in truth, should be by the word of God. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po yung mga elder. I am tasked to open and set the tone for the old-fashioned Baptist camp meeting 2024. This is a heavy burden. It is a responsibility which I do not take lightly. As a preacher, I acknowledge God's hand will work through this week. I also see my unworthiness to address this great congregation. But as the servant of the Lord, I desire to be used by God and be sensitive to His bidding. Therefore, I wish to impress in our hearts and minds a thought. Isang kaisipan po, which I pray we should carry all throughout this week. Nawa, dalhin natin sa ating pong mga isipan all throughout this coming. It is the essence or a reason why we gather in this occasion. It is why people living from different parts of the country, hindi madaling magbiyahe. Amen. Wish to come to this place called Adla. It's part of the reasons why even though some of us here are this fellowship, severed from Christian groups and circles, have been shunned by family members, you choose to stand. Amen. This is also one of my observations with this church. In short, sa two words na ito, it is enclosed with these two words, Bible believer. Amen. Bible believer. Hence the thought that I want you to remember. Gusto ko pong alalahanin natin all throughout this week, even kahit kahapon pa sa pagsisimula natin, or even hanggang sa pagtatapos ng meeting.
many mighty, not many noble are called. Amen. But I pray in each and every one of these messages na mapapakinggan po natin, you will notice that these preachers believe the book. Amen. Amen. We are Bible believers. We may not be intellectuals. We may not be smart or genius. But we believe the book of God. Amen. Amen. At yun po yung gusto ko lang po aalalahanin po natin all throughout this week. Paul in our passage in 1 Thessalonians 2:13. Thank God for the Thessalonian believers. Nakita niyo po doon sa text, paano niya pinasalamatan ang Diyos. He gave God thanks because when they hear the word of God, nung napakinggan nila ang salita ng Diyos, they receive it not as the word of men. Hindi nila ito tinanggap na para lang salita lang ng mayor. Hindi nila ito parang tinanggap na parang salita lang ng kahit sinong tao. But as it is in truth, the word of God. If what you will hear this week is just the word of man, by all means reject. Amen. Kung ang mapapakinggan po natin mga kapatid ay salita lamang po ng tao, huwag nating pakinggan. I-reject natin. Pero kung salita ng Diyos, you better believe it. Amen. You better stand. Bakit po? You will be in opposition to God Himself. Amen. 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 That's right. Ang kukontrahin natin kapag hindi natin pinaniwalaan at tinindigan ang salita ng Diyos, mga kapatid, na mapapakinggan po natin ay Diyos mismo. Amen. Amen. Hindi tao. It is God Himself, or God Himself, that we will be in opposition with if we will not stand for the truth. Bibigyan ko po kayo ng tatlong S this morning. Because I'm a Baptist. Or should I say three categories by which you and I could be in. Whether we're new, bago po tayo dito, bago po sa ating lugar na ito, or paulit-ulit na po tayo pupunta dito, I pray you could see your need in mind. This outline or parts of this outline will be addressed in depth or more thoroughly by other preachers. I know that. Amen. Yung iba mabibigay ng emphasis sa isang bagay and the others sa iba pang mga bagay. But this is just an outline. Number one, mga kapatid, na gusto ko pong tignan po natin, are you a Bible believer in salvation? Are you a Bible believer in salvation? In our text, may mababasa po tayo itong salita and that word is believe. That's how you will be forgiven. Alam po ba natin yun? Yun yung paraan para tayo mapatawad. That's how I obtain the righteousness of God. Amen, amen. Hindi sa kahit anong pamamaraan. It's not because I'm a son of a pastor. Or simula pa lang nung bata ako, ako'y nasa simbahan na. Amen. And some of us here, maaaring ganun po yung situation. Maaaring ganun yung ating buhay. Na simula bata pa lang tayo ay nasa church. Doon tayo lumalaki. Doon tayo nagkakaisip. But that doesn't mean na parang consolation prize ang kaligtasan. That because you sit on the pews or in the chairs every week, that God will grant you salvation. Salvation is not like that. Amen. Amen. Right. Right. Kasi kung gano'n ang kaligtasan, paano na lang yung mga hindi nakasampa ng simba? Right. Paano na lang yung mga wala ng pagkakataon na sila ay makapakinig in a church setting? But the salvation of God, mga kapatid, is enclosed, mga kapatid, doon sa salita na yun. And I believe some of the preachers will give emphasis to that point. Are you saved? Amen. Are your sins forgiven? Amen. Saan mo ispend ang eternity? Do you know kung saan papunta yung kaluluwa natin? Where our souls will be in? Do you know that you have an eternal soul? Alam mo ba na meron kang kaluluwa na kahit tayo ay mamatay, buhay pa rin yun or may pupuntahan yun? Amen. You have a soul. I have a soul. Simula nung pinanganak po tayo dito sa mundo na ito, we are already on our way to death. Simula nung pinanganak po tayo dito sa sanlibutan, merong bagay na tinatawag na kamatayan. Death is not a joyous thing or joyful thing. It's a
Sino bang masaya na mamamatay or diba sa death sa mundo? Ang happy sa mundo, mamamatay. Death bring forth tears. Merong pagluha, merong sorrow, merong heartache. But what is dreadful with death is the reality of what comes after. Amen, amen. In Luke chapter 16, let me open with you. At nawa, we have a Bible in our hands to see for ourselves what God had written and what God wants us to see and to read. Luke chapter 16, verse 19. Doon pa tayo magsimula. Luke chapter 16, verse number 19. This is a story of a rich man and a poor man named Lazarus. In verse number 19, there was a certain rich man. Meron ba tayong makakilala ng mayaman? Amen. Which was clothed in purple and fine linen. Di siya nagsusot ng upay, mga kapatid. Amen. He dresses yung mga top of the line ng mga damit. Di siya po pwede dun sa mga overruns. Hindi siya may pwede doon sa mga 100 pesos. Doon siya sa mga credit card. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. At kung gaano katotoo na merong mayaman, sabi niya, there was also a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. Buwawa naman siya, puro siya sugat, no? Verse 21, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Sobrang hirap niya. Sobrang, sa namamalimos, hindi siya barker na nagpa-park attendant numero sa movies or ibang piso. Every time na magpapatra sila. This is a kind of being in poverty na kung saan talagang yung aso, dili dilaan na siya. Naghihintay lang siya sa mumu eh. Mahuhuli. But in verse 22, and it came to pass that the beggar died. Amen? Mahirap ka, mamamatay tayo. Mayaman ka, tigyan natin. And was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died. Ang may kita natin dito, kahit mayaman ka, may ito matayan. Amen. Pwede ma-extend ng konti siguro, kung gamot or something. Pero, like the beggar, the rich man is not exempted to that. So the rich man also died and was buried. But unlike the beggar, in verse number 22, may kita natin na siya, pumunta siya sa tinatawag ni Abraham's bosom. Pero dito sa verse number 23, nung ang mayaman ay nilibing, saan siya pumunta? And in hell, he lift up his eye, being in torments, and see Abraham afar off and Lazarus in his room. Mga kapatid, there's this thing called hell. Amen. Right. At yun yung inakatakutan, at dapat talagang matakot lang ang tao, ng kanyang kaluluwa na walang kapatawaran mula sa Diyos ay pupunta sa lugar na mayroong torment. Hell ay hindi lugar na magpa-party kayo doon gabi-gabi. Hell is not a place na kung saan lahat ng mga makasalanan nag-i-enjoy doon. Salamat, wala nang ito. Hell is not a place that you could just, you know, forget about God, no. Hell is a place of torment. Mayroong pagdurusa dito. Amen? May pagdurusa sa impero. Do you believe the Bible? And that is the question. Are you a Bible believer? Then you must believe in hell. Amen? If you are a Bible believer, then believe that there is a hell. Amen. And if you are not this morning, amen. Naba, makita natin na if we are not saved, we will spend eternity on that hell. Amen. Well, hindi po kami nandito para sabihin na, go to hell. Amen. Right. We are here to
tell you that there's a hell, but there's a Savior. Amen. But there's a Savior. In hell, he lifted up his eyes, verse 23, being in torments, seeing Abraham afar off and Lazarus in his bosom, and he cried and said, Kibbalatin, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Makita natin yung katotohanan na doon sa lugar na iyon, walay tubig, walang tubig. Tignan natin kung ano sinabi ni Abraham sa kanya. Verse 25, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime, alalahanin mo na buhay ko, receivest thy good things, and likewise Lazarus' evil thing. But now he is comforted, and thou art good. And beside all this, between us and you, there's a great gulf fixed. Amen. So that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come. Saan katotohanan may kita po natin doon? Once you're in, you're forever in. Once na ang kaluluwa ng tao ay mapunta na impyerno, nandun na siya. Wala nang labasan doon. That's the place na kahit magsisika, there's no place, wala nang palabas. There's no way out. Verse number 27, and he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have five brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of war. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. May sagot yung mayaman. He said, hey, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one goes by. But let me tell you this morning, meron na nanggaling mula sa mga. There's this one who rose from the dead. Let me tell you, someone already resurrected. He is not just somebody. Without this someone, there is not everything made that was made. If you do not know, in John chapter 1, may kita po natin doon, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Verse 3, all things, sinong gumawa ng yung Word, were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Sino to? Sino yung Word na ito? Verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory is of the only begotten the Father, full of grace and truth. Sino nga? Verse 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen. No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had declared Him. The one na sinasabi ko na nanggaling na mula sa mga patay, is this Jesus Christ. Amen. But he's not just somebody. Hindi lang siya basta-basta. Hindi lang siya sa English, just-just. Amen. Hindi siya basta-basta. He is the Creator. Amen. Amen. He made this world. He created you and me. He owns us. Pero di ka ba nagtataka, bakit? Bakit nang galing siya mula sa mga patay? Ibig sabihin, namatay siya. Could God die? Could God die? God cannot die. Amen. Amen. Totohanan niyo. Pero kung namatay siya, it just means he became a man. Naging tao siya. Why? In 1 Corinthians 15, in 1 Corinthians chapter 15, why he needs to die. Moreover, brethren, verse 1 to 4, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received. Bakit siya namatay? How? That Christ died for our sins. He died because of our sins. Amen. Namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. That's the reason why He died.
Di naman niya kailangan mamatay. He's God. He owns everything. But He died because of our sins. The only one who could pay for those sins are no other than God Himself manifest in the flesh. Amen. Siya lang yung kaya magbabayad. How that Christ died for our sins according to the Scripture. And that He was buried and that He rose again the third day according to the Scripture. Amen. Romans 3, last na point na ito. Romans chapter 3, verse 21. Sinabi ko earlier that the way I receive the righteousness of God is through belief. In Romans chapter 3, verse 21, si Kristo na ang namatay so that you don't need to die. Amen. Yes. Amen. Si Kristo na ang living, hindi mo na kailangan ulitin. Yes. Si Kristo na nabuhay mula sa mga patay. Amen. Verse number 21, but now, in Romans chapter 3, the righteousness of God without the law is manifest. Amen. Being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. But notice, paano mo makukuha yung righteousness of God? Paano napasa'yo yung righteousness of God? In what way? Napasa ako. Unto all, and upon all them, that became a Baptist. Unto all, and upon all them, that got baptized every Sunday. Unto all and upon all them that believe. Amen! Amen! Pinamaliit nila yung believe, no? Sabi nila, ala, yung mga tao na yan, masave daw, believe lang, masave daw. Ay, wala silang believe. Amen! Kaya ang question po natin mga kapatid, are you a Bible believer? Why? Because the way that we will receive the righteousness of God at yun yung kailangan mo para makapasok ka sa langit. Hindi ka papasukin doon, no entry ka. Amen. Mali ang direksyon mo kapag pumunta ka doon and you got your own righteousness. Sabihin mo, I deserve ko to. Deserve ko ang langit, mabait ako, nagsimba ako. Linggo-linggo, may panata ako. Panata ang mga bay. Linggo-linggo, every day or every month, meron akong deposyon sa Diyos. Amen. But all of those things are not enough. Hindi niya kayo makapagpatawad sa iyo. Amen. Pero yung ginawa ni Kristo, amen. That He became a man. Remember, tayo po mga kapatid, we believe that Jesus Christ is God. But we also believe that He became a man. Amen. Kita naniwala na si Kristo, Diyos lang daw, at di daw naging tao. Ay, paano yun? Paano siya namatay? Amen. We believe that Jesus Christ died as a man for men. Amen. Because we are men and we need the salvation of God. Amen. This morning, are you a Bible believer in salvation? Niwala ka ba? Na ang pamamaraan para ikaw ay maligtas, makawala dyan sa puot ng Diyos, sa wrath of God na paparating, and there is this place called hell, is you need to acknowledge na yung ginawa ni Kristo. Hindi mo na kailangan ganyan. Amen. Amen. Sapat na yun. Pangalawa po mga kapansalaman. Hindi lamang are you a Bible believer in salvation, but are you a Bible believer in simplicity? Are you a Bible believer in simplicity? Turn to 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10. Now I'm speaking to those who know that they are saved. Amen. Kung ikaw ay ligtas, then I'm speaking to you. 2 Corinthians chapter 10, verse 1. Talo na natin, verse number 3. For the sake of time, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Turn to 2 Timothy 2,
Babalikan natin yung thought na yung kanina. 2 Timothy chapter 2, verse number 24. 2 Timothy 2, verse number 24 to 26. The Bible says, "And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the knowledge of the truth," verse 26, "and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him." What does our text in 2 Corinthians 10 says? In verse number 3, we learn that though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Tayo po ay nasa isang gera. Ay, hindi ko po alam, preacher, nasa gera pala tayo. Ay, kung nasave ka, nakasign up ka na, wala na atras. Amen. Yes. Amen. Amen. Hindi pwede sabihin, hindi ko alam. Kasama pala ako dyan. Hindi pwede. You are in a war. I am in a war. Yes. Kahit di mo pa alam yun, there is an ongoing war. If you already believe, you are part of this. Either you like it or not. Right. Kung gusto mo, ayaw mo, parte ka. Ngayon, kung nagbitro ka, ayaw mo lumaban, kasuwalti ka lang. Talo na agad tayo. In the passage, we see the presence of strongholds. Saan po nakalocate yung mga strongholds na ito? Dito sa Pilipinas, sa mga gubat. Pero, sa context, dito sa ating pinag-aaralan, sa minds. Dislocated on the minds. These are high things that exalted itself against the knowledge of God. It is also called imagination. We should acknowledge that the moment we are saved, there are a lot of things deposited in our minds na nagiging stronghold na natin. Bakit? Nung sinave tayo ng Panginoon, amen, tayo, nabubuhay tayo in the course of this world. We're living in a present evil world. And don't assume na nung niligtas tayo ng Panginoon, okay na ang lahat. Amen. Yes! Yung ating kaluluwa, sure na yun. Yes! Yung ating destination, sure na yun. But we still have to live this time. Amen. We still have to be here. Amen. Ay kung hindi na, inuha na tayo ng Panginoon agad. Ang tayo naniwala. Pero hindi po mga kapatid, we are still here. Nandito pa po kayo? Amen. Naniwala niyo po. Amen. To put it simply, kapag meron tayong mas better idea kaysa sa salita ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, that's a high thing. Amen. That could even be a strong. Pag sinabi naman ng Bible, ang clear na, klaro na. Yan ang liwanag. Sabihin mo pa, ay hindi naman siguro ganyan. Dati siguro doon panahon nila. Pero ngayon din na ganyan. That is a high. 2 Corinthians 1, verse number 12. 2 Corinthians chapter 1, verse number 12. Ano pong sabi dito? The Apostle Paul testifying of his ministry, sabi niya, "For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world and more abundantly to you." So si Apostle Paul, sabi niya, pamumuhay niya, simplicity and godly sincerity. 1 Timothy 6. 1 Timothy chapter 6. Verse number 6 to 8. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 8, ang sabi niya, "But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world." Do you agree? Amen. 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 May nadala ba tayo nung tayo pinanganak? Ang nadala natin, wala tayo nadala. "For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out." Do you believe that? Amen. Wala tayong madala, mga kapatid. Sabi ng isang preacher, travel light, ikaw mahirap. Pero pag marami tayong dinadala, wala na rin tayong mabit-bit palabas, ay napagod na tayo. Verse number 8. Igan na ko, gano'n ka, ang term to,
parang kakitid ng utak ni Paul. And having food and raiment, let us be therewith content. Amen. Amen. Let us be therewith content. Isa pang passage, 2 Timothy 2 verse 4. 2 Timothy 2 verse 4, ang sabi niya, no man that warreth entangleth himself. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be his own. Ah, kapatid, even our Lord Jesus Christ, in 2 Corinthians 8 verse 9, chose to be poor, chose to be in poverty. Sabi doon sa talata po na yun, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ito po. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor. That ye through his poverty might be. Amen. Di po totoo na kung mas marami lang tayong pera, makapaglingkod tayo sa poor. Right. Amen. Pare, pas natin nag-iisip, mag-serve na lang ako pag nakakaluwag-luwag na. How about that? Mag-serve na lang kami or mag-attend na lang kami palagi sa mga gawain kapag siguro okay na ang buhay namin. Or if we have yung mga pangarap namin na tupad na, siguro yun, time na yun para mag-serve na kami. But in Philippians chapter 4 verse 11, ito yung nakasulat, in whatsoever state I am, therewith to be content. The problem is not a lack or a lot of money. The problem is our contentment. Yes, amen. The problem is with our hearts. Right. We don't have a grateful heart to the Lord. Rich, amen. Okay, iba sa atin, maaaring nandito po ha. By the grace of God, nawa, nandito tayo because we chose to. Pero huwag natin isipin na punta lang tayo dito kasi wala tayong magawa kasi halibin. Amen. Amen. Pastor. Let us be here with a mind ready to receive the word of God. Amen. Let us be here with a mind na kung saan gusto natin matututo tayo. Gusto natin malaman ang katotohanan ng Diyos because we want our lives to be patterned with God's will. Amen. Sabi ni Paul, I know how to be a base. And I know how to Alam ko kapag maraming komisyon. Alam ko kapag sadlak. Pero sabi niya, whatsoever state, there will be content. Amen. Maglilingkod lang ba tayo kapag okay lahat? Lahat smooth? Pag wala siguro tayo, maraming problema? Ah, kapatid, the list, hindi mo natapos yun. Amen. Every month, dadating pa rin yung bill ng kuryente. Every month, dadating pa rin yung bill ng tubig. Every month, dadating pa rin yung bill kung kayo may internet, PLDT Converge, lahat na. Starlink sa mga local. Every month, dadating yung mga bagay po na yan. But we are to be content to live in godliness. Maybe hindi tayo kontento na pumunta sa isang Bible-believing church at makinig ng preaching. Amen? Yes, God. No wonder we could easily trade the things of God with the temporal and vain things of this world. Mga kapatid, nawa nakikita natin yung value ng mga bagay po. Amen. Hindi po, yung gantong meeting, hindi naman pwedeng gumising lang kinabukasan, pero nang ganito. Right. Amen. Kahit gustuhin natin gawin sa isang lugar to, it could not be duplicated unless the Spirit of God is in you. Amen. Matthew 13:22. Ano sabi niya? Matthew chapter 13 verse 22. He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word. Nakatanggap ng word. Nakapakinig. Amen.
pumunta dun sa mga matitini. Pumunta dun sa thorns. And the care of this world and the deceitfulness of riches choke the world. And it becometh unfruitful. Lahat po na meron tayo by God's grace sa Kanya. Yes. That's right. Amen. Amen. Sa Diyos. Kapag ipinagdamot natin kung anong meron tayo sa Diyos, sinasabi mo, Lord, hindi sa ito at sa akin lang ito. Believe it or not, kahit yung cellphone natin sa Diyos. What? That's my only. Maraming mga kabataan ngayon, so hindi na po. Amen. Pag kinuha mo yung cellphone, para po nga, para respirator. Para siya ang oxygen. Kapag pag tinanggal, hindi na makakain. Hindi mo na makakausap. Magwawala na lang. Maghawak. Hanggang mapipilitan na lang. Sige, ito na. Paghawak niya. Hindi lang po yun mga baby. Hindi lang mga baby yun. Kahit mga nasa high school. Even college, kahit ganun po, meron mga ganyan. Ayaw magpa-istorbo. Ayaw. Napaka gustong-gustong tumaas sa level. Level 10, level 20. No? Gustong mag-claim lahat ng mga trophy. Lahat ng mga badge. Amen. Amen. Gusto nila makuha lahat doon. Tanungin mo ng verse sa Bible. Open to the book of Hezekiah. Bubuksan din. Okay. 1 Corinthians 6 verse 12. 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Are you a Bible believer in simplicity? 1 Corinthians chapter 6 verse 12. We are called to live in simplicity, mga kapatid. Pag sobra nating busy, tayo rin ang may stress. 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Sabi ni Paul, all things are lawful unto me. Wala ba nagbabawas sa iyo? You're under grace! Ha! You're under grace. At ang inisip mo, dahil under grace ka, pwede mo nang gawin lahat. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Are you under an influence? Are you under a power? Meron bang tayong, kumbaga, yun yung nagdo-dominate sa atin kaya nai-hinder yung ating walk sa Panginoon? Maybe that is not cellphone. Maybe that is not game. Amen. Maybe that is not dream. That dominates our minds. Amen. Pero sabi ni Paul, all things are lawful for me. But I will not be brought under the power. Turn to Luke 10. Luke chapter 10. Luke chapter 10. Luke chapter 10, verse number 38. Luke chapter 10, verse number 38. Ito yung account ni Martha and ni Mary at pumunta ang Panginoong Jesus doon sa kanilang bahay. Verse number 38, ito ang sinabi. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. So tinanggap, si Martha yung may-aring bahay, siya yung papasok. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about with much service, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve my Lord? Is it therefore that she helped me? Sabi ni Martha, Oye, kapatid ko, patulungin ka sa akin. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful. And Mary hath chosen the good part. Amen. It shall not be taken away from. Now, this week, we are here sa Adula. Amen? Amen. I-drop mo muna yung mga cares mo.
Wala ka namang importante kausap sa messenger. Amen. Ngayon ka ng update sa mga klase mo. Ano ba nangyari dyan? Nandito tayo sa lugar na ito so that we could focus on one thing. Amen. Amen. Dito tayo sa lugar na ito so that our minds will be stayed on the Lord. Amen. But like Martha, maybe many of us are still careful and troubled about many things. Mga kapatid, hindi tatakas yung bahay nyo pag uwi nyo. Nandito pa rin yun. Amen. Amen. But we are careful and troubled again, Martha. We need so many things. Kaya hindi tayo makaseryoso sa pag-uwi. Dahil napakarami nating abala tayo sa sobrang daming bagay. Dami tayo, no? Basta kung anong latest na doon yung pena natin. Amen? Kung ano yung napakaraming tao doon, nakikisyoso din tayo. Pero ano pala dapat, kung hindi dapat tayo careful and troubled about it, many things, ano pala dapat? In Philippians 4:6, ano sabi niya ba? Philippians chapter 4, verse 6. If we are not to be like Martha, then ano pala? Philippians chapter 4, verse 6. Ano sabi niya? Be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be laid known. Kanino dapat ipaalam? Amen. Amen. Let your request be made known. Minsan, mas nauna pa natin i-update ang mundo kaysa ang Diyos. Minsan, mas mabili pa tayo i-post natin yung mga nangyayari sa buhay na. Dan. Amen. Pero ano sabi niya? Be careful for nothing. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known. Please, just a beseeching. Amen? Iniwan mo yung gulo dun sa labas. Tapos ang isip mo, magulo pa rin dito. Abay, nilagay mo lang yung gulo dito. Amen? Magulo talaga sa labas. Iwan mo muna. Nandito tayo, stay in this one thing. Listen to preaching. Amen? Stay on fellowship, pakipag-usap ka. Katabi mo na lang, mini-messenger ko pa. Usapin mo naman, tapikin mo kalapitin, brother. Amen? Minsan na yung kikita-kita. Sa mga picture ba, pagpunta sila ng ganyan. Tapos nakita mo yung personal, ayaw mo rin kausap. Amen? Diyan pa po ba kayo? Amen. Lastly, praise the Lord. Amen? Di lamang, are you a Bible believer in salvation? And are you a Bible believer in simplicity? By number three, are you a Bible believer in separation? Are you a Bible believer in separation? Philippians chapter 4, dito pa rin. Verse number 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. And the God of peace shall be with you. Napakarami pong mga Kristiyano have their conscience defiled early on their walk. Bakit? Kasi malaki o great yung impluensya ng mga tao na inalaw natin, na bakinggan natin. Tanda natin 1 Peter 15:33, be not deceived. Even communications corrupt good manners. Sabi nga, kahit gaano kaganda yung prutas na yun, inikit mo yun sa rotten. Inikit mo yun sa corrupted. Hintayin mo, malapit na, makorrupt din. Part of the mystery of iniquity was that Satan's ministers are deceitful, crept in unawares to good-looking church. Hindi mo naman mahalata ang diablo eh. Ang ganda ng church. Yes, amen. They have good people. They have good singing. Paano mo mahalata na mystery of iniquity yan? And the unsuspecting babe in Christ was led into error for his simplicity. Ito ay to be. Yung simplicity sa number 2 is all about our life. Pamumuhay. Pero dito, ang simplicity dito in the mind. So hindi dapat tayo simple lang sa ating isipan. We should have, mga kapatid, discern. Amen, amen. Without a good conscience, we are shipwrecked. We're out of the fight.
In 1 Timothy chapter 1 verse 19, 1 Timothy 1:19, ang sabi niya, holding faith and a good conscience. Bakit? Kung wala ka nun. Which some having put away concerning faith have made shipwreck. Kung wala tayong good conscience sa ministry and we don't hold the faith, mga kapatid, our fellowship will be shipwrecked. Amen. 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 Kung gusto natin ang ating fellowship to be afloat, we must have a good conscience. However, due to the corruption in his mind, he could not discern the pernicious plans of the enemy accomplished by his minions. Just because someone claims to be a right divine, amen, it doesn't mean you should be with them or allow their influence. Right, that's right. Hindi, ibig sabihin lang, basta naglagay lang ng timeline, Bible believer kami ah. Hindi porque naglagay lang siya, right divider. Nakaiba pa lang din i-divide niya. Liwanagin niyo. We are for knowledge. It's part of our Christian growth. However, if someone is just armed with knowledge, he'll use that to attack even his comrades. Kung meron lang siya, kaalaman lang sa Bible. Kung meron lang siya, knowledge of the scripture. Knowledge, bakit? Knowledge. It's not enough to have an enormous knowledge of the scriptures. If so, we should all be Bible scholars. But we are not called to be intellectuals. Though God bestows wisdom this year, we are called, howbeit, to live for God. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. So, huwag natin, kung mas matalino sa atin ang Calvinist, bayaan mo sila. Amen. Sobrang talino nila. Di nila naintindihan ng Bible. 2 Corinthians chapter 5, verse number 15. Ano sabi? And that he died for all. Kabila ka ba sa all? Kaya ba ang believer? Kabila ka doon? That they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. We should acknowledge, mga kaibigan, mga kapatid, that our lives is for Christ. Amen. Para kay Kristo. Amen. Yung pag-aaral ko para kay Kristo. Amen. Yung buhay ko para kay Kristo. Amen. Yung mind ko, yung strength ko para kay Kristo. Amen. Amen. Hence the term Christian life. Paul is confident with his example in that he said to Timothy, ang sabi niya sa Philippians 4, those things he had boldly, natutunan mo, natanggap mo, narinig mo, nakita mo sa isipin mo, kahit yung narinig na lang. Paano pag di nakatingin sa Paul, eh, narinig na lang si Paul na ginawa yun. Ganun ka-confident si Paul na sinabi niya, gawin mo. Heard and seen in me, do. That's exemplary. Even astrology. Paul does not merely state what doctrines Timothy learned from him. Dito sinasabi, yung mga natutunan mo sa akin, turo mo rin. Pero ano sinasabi niya? Kahit kung kumakain tayo, ano umiinom tayo, o kung ano mong ginagawa, do it for the glory. Amen. Ibig sabihin, in his example, kahit pala to the point na kumakain lang sila, sabi niya kay Timothy, yung example ko na yun, gawin niya. Hindi po ba lang napakahirap nun? In a humanly perspective. Amen? To be able to be an example every time. And in every situation. Napakahirap nun. Amen? Maybe on kapag tayo ay nakakain ng maayos at talagang yung ating atensyon na dudukan sa isang bagay, siguro, example tayo. Pero kapag yung mga time na lutang ka, amen? It just proves na yung example ni Apostle po, mga kapatid, he lived what he preached. Amen. Pinamuhay niya kung ano yung kanyang ipinapangarap. Throughout Paul's ministry, a lot of saints learned from him and learned through him. But among those mentioned in the scriptures, yung mga nasulat ko sa Bible, are the names din ng mga tao who heard from the scriptures. Imagine being immortalized for all Christian history as heretic. Names such as Alexander, Hermogenes, Pygidon, Hymenaeus, Philetus. Isipin mo na lang, isipin ng mga anak nila. Tay, 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 nasa Bible ka. Wow, nasa Bible ko. Anong nakalagay? Turn away ka daw. Tay, 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 may sulat si Paul. Oh, anong sabi? Anong sabi? Shipwreck ka daw.
Tayo, tayo, tayo! Sipon, sipon, sipon! Merong letter, may letter, may letter! Oh, ano ba talaga? They turn away from him. Ang sabi niya, Martin ako. Amen. This man could teach the book, but they did huge damage to the cause of Christ for promoting erroneous doctrines. Saved, maybe saved, yet in hell. Saved, yet in hell. Paul naming these teachers, ipinangalanan niya yung mga yun. Ipinangalanan ka, nakalagay ka sa Bible, pero heretic. Paul naming these teachers were included in that instruction to Timothy. It's part of those things Timothy have learned, received, heard, and seen in Paul. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 5. Yung pagpapangalan ni Paul sa mga yun, part yun ng sinasabi niya, the living God. 1 Timothy chapter 6, verse 3, ano sabi niya? If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to God. Kung hindi susunod doon, sabi niya, anong tawag ng Bible sa kanya? Proud siya. He is proud, knowing nothing. Diyan ko lang sabi niya. Amen. God tells us na kukukontra tayo sa doctrine which is according to godliness. Wala tayong alam. Knowing nothing. That's why hindi talaga pwede na puro lang sa ulo ang Bible. Hindi lang pwede na sa ulo ng mga verse. Alam mo mag-timeline. Alam mo i-divide lahat. Lahat na na-divide mo. Pati yung buhok ni Moses, ayaw mo i-divide. Amen. We are not against that. We are for rightly dividing the word of truth. Pero may kaakibat yung rightly dividing ni Paul. Ano yun? Doctrine which is according to what? Godliness. When we left out yung practical aspect ng ating buhay bilang Kristiyano, we miss the truth of man. Yeah. Ang sabi ng Bible, wala tayong alam. Knowing nothing. Amen. But talking about questions and stripes of words, where cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of, isipin mo, tawagin ka destitute of the world. Walang katiting na katotohanan sa iyo, ni isang patak. Supposing that gains godliness from such withdraw. Philippians chapter 3, verse 17. Ano pong sabi dito? Philippians chapter 3, verse 17, on the same tone. Brethren, be followers together of me and mark them which walk so as ye have us for an example. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping that they are what? The enemies of the cross of Christ, whose end is destruction. Whose God is their belly, and whose glory is in their shame, whom I earthly. Sabi ng isang picture, namatay niya. What we need is not more light, but what we need is sight. Sabi niya ang bulag, kahit siguro yung pinakamaliwanag na flashlight, tutok mo sa mukha niya, hindi mo makikita niya. Bakit? Bulag siya. Amen. At tayo po mga kapatid, many of us here, punong-puno tayo ng truth. We have more light. Amen. But we should walk now by faith. Amen. At yung sight of faith na ito, yun yung ating pamuhay. Christian, obey that book. Learn right division. Learn the mystery. Those instructions are part of the body of truth. We need to obey. To disobey is sin in Romans 6:16. We must cast down imagination. Every thing that exalted itself against another God. If you think nobody should be avoided, kung iniisip mo, wala ka dapat iwasan, that's unbiblical, even rebellion. Right, right. That's right. Pag inisip natin, ah, okay lang. Wala ka dapat iwasan, lahat tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. If you're truly a Bible believer, you must believe in separation. Amen. Even separate from those who teach the Bible. Bakit po? Because they do not walk according to the truth. Whom I earthly.
Let us have that heavenly vision. Malapit na po tayo matapos. Paul's prayer for the Philippian believers, Philippians 1. In Philippians chapter 1, ito yung kanyang panalangin, verse number 8 to 10. And I pray, this is also, ito rin mga kapatid, magkaroon po tayo nito. Sabi in verse number 8, Philippians 1, for God is my record. How great they long after you all in the bowels of Jesus Christ. And as I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Listen, listen, that ye may approve things. That you may be sincere without offense till the day of Christ. Ang ibang mga tao hindi excellent sa mahal. There are those who needs to be avoided. There are those na kailangan mong tumindi kahit masakit, kahit kasama natin siya. We need to say, I will not walk with this man anymore. Because he's not walking according to the truth of God. Somebody could learn right division in a month or even a few weeks. But it takes yieldedness to the Spirit in order to produce the fruits of the Spirit. A Spirit-filled life cannot be manufactured by programs. The fruits should be natural. Be very careful for men who preach the Word of God. Ask God for wisdom. By the grace of God, yung a people First Day Baptist Church has been a watchman for the truth of God here in our country. We have comrades before who are not here anymore. If this church declares separation from a man or a ministry, I'll take that as a serious thing. This church is all I am. Amen? This church exemplifies obedience to God's instructions. Therefore, before I accept any slander, evil report, or accusation against this church, it's better to know both sides before casting a judgment. Amen? Pagsalitain mo naman yung kabila. Baka bugbog na isa. Iba siya nakapagsalita. I'm telling you this, not to put this ministry or any man up in a pedestal. God knows me. I am a young man. As a young man, I need guidance. I need guidance from those who truly follow and obey God. I need the right example. There are godly men here. Meron po. Praise the Lord. I constantly see the fellowship of the mystery displayed in the order of this church. With them, nakasama ko po sila by the grace of God, living, traveling, preaching, sleeping, etc. Eating. By the grace of God, I witness what? Integrity. Mahirap makaharap niyan sa panahon niyan. Ngayon, ang pagsisinungaling, napakadali. Sinabi mo. Because no one will hold him accountable. Yup. Amen. Richard. I witness lives who walk to display obedience and not hypocrisy. Yes, they have not yet attained what must do, but pressing toward that. Amen. Praise the Lord for this church. You are our example to follow as you follow Christ. Thank you for providing a venue and opportunity to leave the noise of this world, to have a harmonious fellowship with brothers and sisters. Amen. To close, are you a Bible believer? Amen. Salvation in simplicity, in separation, will you submit to the good, acceptable, perfect?